ito na nga mga kamamshi, andito na tayo sa pinagbilhan ko ng oil vending machine at saka mini video okay. Ayun mga kamamshi, bali na sa SM Tungku tayo ngayon. Bali time check tayo niyan is 9:20 AM. Medyo mahaba-haba yung biyahe natin. At maaga pa, sarado pa yung SM Tungku. Pero hindi naman tayo pumunta ng SM Tungku para mag-SM. Ayan, dito tayo sa pinakaibaba ng SM sa LTO. At habang inihintay namin yung asawa ko, ayan kami ng anak ko, selfie-selfie, diba? Yung asawa ko na lang yung pumasok, naghintay na lang kami sa labas. At syempre, nandyan na rin lang naman kami at kasama namin si Bunso. Ayan, syempre, saan pa ba ang punta? Mahaba-haba nga ang video yan pero hindi ko na siguro ipiplex lahat. At na mga oras na yan, sarado pa pala yung SM. Kaya, ayan, kung mapapansin nyo, kami pa lang yung tao. Pero saglit lang din naman, nag-open na rin sila. Tapos, nakakita kami ng boat. Natuwa ako kasi para kami mga cartoon character. O, diba? Cellphone lang naman yung gamit namin dyan pero ang cute niya. Kaya, nakaisang daan lang naman yung anak ko sa pag-games dyan. Tapos, lumabas na rin naman kami. At yung anak ko nga parang ayaw pang umuwi o ayaw pang lumabas. Kaya lang, meron kaming pupuntahan. Kaya sabi ko, pagbigyan ko na lang muna siya kahit ilang minuto or kalahating oras. Tapos, saka na kami lumabas niyan. Pero bago kami lumabas, nakita ko to, o diba? Kasi yung si Bunso, wala. Ayun, tinupak na kasi lumabas na kami ng palaruan. Tubig pala lang, tubig. Ayun yung tubig ko. Ayun sa baker room. O, di ba may baker ka rin ba? Sabay, SM Tungku. Tapos yung anak ko nagpapabili ng tubig, pasaway itong asawa ko at juice yung binili or palamig. Nakalimot din naman yung anak ko, tuloy pagsakay namin dito, uhaw na talaga yung anak ko. Tapos ang layo-layo pa ng biyahe. Diba, galing kami sa SM Tungku, sumakay kami ng EUB papuntang Cubao or SM Purview pala. Kaya yan, pagbababa lang din namin, diretso kami rito sa Jollibee para kumain. Kasi hindi naman kami kumain sa SM Tungku, dun lang talaga kami sa LTO, tapos konting games, tapos ayan, ginoto. Dito na kami inabot sa tabi ng SM Purview. Kaya yung anak ko, ayan, lantong ang gulay. Sobrang hina kasi talaga niya sa biyahe. Tapos nauhaw pa. Kaya yan mga kamamshi, kain muna tayo dahil sobrang pagod sa biyahe. Sobrang init talaga. Hindi pa kasi tayo uuwi niyan mga kamamshi. Bali may pupuntahan tayo. Pupunta tayo ngayon sa Quiapo. Kaya ayan, pakakain namin. Hinanap namin yung AUB. Kanina pala hindi AUB yung sinakyan namin. Parang minibus. Tapos ngayon AUB. Ito yung mahaba-haba talagang biyahe. Mas mahaba pa sa from Tungku hanggang sa SM Purview. Ito naman SM Purview hanggang Cubao or Quiapo. O diba, ang layo. Tapos ayan, bali nasa Cubao na pala tayo or nasa Quiapo na pala tayo nito mga kamamshi. Nahanap ko yung pagbibilhan ko ng bendo, ng oil bendo machine. Tapos pumasok ako dyan sa Raon. Ano niyata yan eh, New Raon. Pagpasok natin sa Raon, ayan, hanggang dulo nilakad ko yun, hanggang dulo. Tapos, saka ako nagtanong kung saan ba yung bilihan ng mga oil bendo, ayan, mga piso wifi. Kasi napansin ko dito sa New Raon, mga ano lang, mga ampli, mga pampatugtog ba, tapos mga video okay na yung ina-arkila. Kaya pagtanong ko, sabi doon daw sa old Raon. Kaya lumabas ulit tayo para puntahan natin yung old Raon na sinasabi dito sa loob. At pag napunta talaga kayo dito, grabe, ang daming bilihin, napakaganda, pera lang talaga yung wala. Kaya syempre, pag pupunta kayo dito, dapat may target na kayong bibilhin or bilhin. Kasi pag wala pa kayong target na bilhin, naku, baka kung saan lang mapunta ang pera nyo sa dami ng bilihin dito. At ayan, nakalabas na tayo ng New Raon, punta tayo sa gilid, yung parang tinatawag nilang old Raon. At dahil may target na nga akong bilhin, pati pupuntahan is meron na rin akong target kung saan ba. Hinanap-hanap pa namin yun or pinagtanong-tanong ko pa. Hindi ko na sinubukan pumasok sa ibang tindahan. Talagang hinanap ko yung sasadyain ko. At sa wakas, nakita ko rin yung hinahanap ko. Sabi ko nga ngayon, bakit ba hindi ako nagtanong-tanong sa iba or bakit hindi ko sinubukan magtanong sa iba kung magkano yung bentahan. Dito na talaga ako dumiretso kasi napanood ko rin to sa YouTube. Hindi ko na pala nagawa yun kasi kasama ko yung asawa ko. Masyadong mainipin. Kaya kahit gustuhin ko man na tumingin sa iba para mag-survey-survey ng price,
hindi ko na nagawa. At ito na mga kamamshi, andito na tayo sa pinagbilhan ko ng oil bendo machine at saka mini bijoki. Ay mga kamamshi, yan yung bendo or oil bendo machine, yung may mga hose na yan. Yung walang mga gripo, pang car wash naman yan, hulugan ng pera. Yung parang may gripo, yan yung pang oil bendo. Kahit nga ano, suka, toyo, pwede nga raw alak. Cherries, pero totoo. At ito na nga, ipapakita sa atin ni kuya kung paano or i-demo niya kung paano gamitin. At ito na nga, in-example lang ni ate, ayan. At syempre, nagpaturo na rin ako kung paano magdagdag bawas. Tapos ayan, binawasan niya, sabi niya, parang ito yung mantika. Sabi ko is parang konti. Ako na nga lang daw bahala kung gusto kong bawasan o dagdagan. Tapos marami pa silang bendo. Ayan, may piso wifi, may yung charger. Tapos sa dulo, iba na yan, hindi na sa kanila yan. Pero pwedeng-pwede rin kayong bumili dyan mga kamamsya. Ayan, yung ating mini video, okay. Kumuha ko niyan, sabi ko nga sa kanya is yung red. Kaya lang nagbago yung isip ko. Sabi ko yung blue na lang, medyo maliwanag sa mata. At syempre, pinatesting ko rin yung tunog. Para sa mga anak ko naman yan. Ayan, at okay naman. Pero yung pyesa, service warranty 1 year. Yung iba magpapagawa kayo. Service warranty 1 year. Yung pyesa, 3 months lang. 3 months. At syempre, kailangan kasama tayo dyan. Tayo yung yaw-yaw ng yaw-yaw, diba? Bali yung nakuha nating mini video, okay. 1 year warranty, tapos yung mga pyesa is 3 months lang daw. Ayan, shoutout sa iba pa bumibili. Tapos pinabalot ko na yung napamili namin. Mini video, okay. Tapos yung oil bendo machine. Ayan, shoutout sa mga... Sila yung nag-assemble pala ng mga bendo ni ate. Willing naman sila magpa-video, di ba? Ayan, shoutout din kay kuya. Umikot-ikot tayo dyan. Tapos dyan, nagtanong ako ng mga ano, mga video game. Ayan, merong 19K, may 5, may 15K. Tapos yung video okay na malaki, nasa 16K, may 15K. Ayan, o di ba? Dito talaga makikita mo yung mga pangnegosyo. Ayan, at syempre, kailangan magkabayaran na tayo para makauwi na tayo. Ayan, shoutout din kay ate. Kaya siya pumunta dyan dahil napanood din daw niya sa YouTube. Same din ako, napanood ko din to sa YouTube. Ay, ayan tuloy, hindi ko na nasubukan magtanong-tanong sa iba kasi yung asawa ko nagmamadali rin. Kala mo naman may lakad na iba. Ayan, at dahil okay na, ayan, gogora na tayo para napapagod na rin kasi ako niyan. Bye-bye na, ayan, shoutout kay ate. Sarap ng kanya ng halo-halo. Tapos habang palabas kami niyan, syempre marami kami nadadaanan ng mga pang negosyo rin. Napakarami talaga. At ito mga kamamsi, nakalabas na tayo, diba? Gomez Street. Ayan, syempre bumili din tayo ng halo-halo. Nagpabili yung bunso ko ng halo-halo. Medyo nakasimangot na yung bunso ko. Paano ba naman kasi kahit napapagod siya, gusto talaga niya sumama sa amin. Tapos ayan, may nadaanan din kaming mangga, 100 pesos isang tumpok. Bumili na lang din ako, pero meron din naman dito sa amin sa Novaliches Bayan. Same lang din naman. At ayan mga kamamshi, pauwi na kami niyan. Ayan, nasa ano na kami, Quiapo Charge. Tapos tatawid kami sa kabila para doon lang sakayan namin papuntang Blooming Treat muna. Tapos pagdating sa Blooming Treat, doon kami sasakay papuntang Novaliches Bayan. At ito na mga kamamshi, sa ano na tayo, nakatawid na tayo, sakay na tayo ng jeep papuntang Blooming Treat. Tapos andito na tayo sa Blooming Treat. Ayan, hanap naman tayo ng sakayan papuntang Novaliches Bayan. Ayan nga, sa di kalayuan, nakakita ako ng jeep na wala pang sakay. Kaya sabi ko sa asawa ko, bilisan at nang makaupo ako sa unahan. Sumasakay ako ng jeep, gusto ko talaga sa unahan kasi nahihilo ako sa likod. Tapos nalobat na pala ako niyan, kaya hindi ko na nakuha ng video yung pagpaandar ng jeep. Grabe, napakatulin talaga.